guys. Good morning, good afternoon, good evening, no? Bago na naman tayo vlog, no? Saan tayo vlog natin, guys? 1964, 5 centavos, no? Oh, yung value niya, no? May value ba to? Siyempre, guys, may value to. Lalo na, meron nabili sa auction nito, no? Sa Heritage Auction, yun sa Amerika yun, no? Oh, sa Amerika yun, no? Yun yung isang malaking auction dun sa Amerika, no? Heritage Auction, no? Oh, mamaya, papakita natin yung price, no? Pero yon, may error ba? Walang error yun, guys, no? Basta maganda lang yung condition, no? Medyo mataas yung quality. Eto, hindi na sabihin natin napakaganda, no? Hindi na napakaganda masyado nito, no? Pero, visible pa rin siya, no? Oh. Ngayon, composition nyo, guys, no? Para malaman natin. Ito, guys, no? Standard circulation, no? Yung type nyo, no? Ibig sabihin yun, amigo to, yung ganitong klaseng pera, no? Years, 1958 to 1966, no? Yun yung taon na ginawa yung ganitong klaseng coin, no? Ang value niya, 5 centavos, no? Currency, peso, no? Composition, 80% copper, 20% zinc, no? Yun, medyo matibay ito, guys, no? Weight, 4.8 grams, no? Medyo magaang, pero hindi naman masyado, no? 20 diameter, 21 millimeter, medyo maliit, no? Pero hindi naman maliit. Thickness, 1.7 millimeter, tama lang, no? Demonetized, yes, pero walang sinabi, no? Ngayon, yung mintage niya. Ano ibig sabihin ng mintage? Ang dami ng ginawa, no? 100 million, 1964, no? Yung taon yung 100 million, marami na yung guys, no? Medyo marami yun, yung time na yun, no? Kasi minsan, 120, 130, marami na yun, sagad na yun, no? Ito sa ganitong klaseng coin, siya yung pinakamadami, guys, yun, no? Siya yung pinakamadami sa ginawa, no? 100 million, pero sa auction, sa Heritage, may nabiling ganito, no? Dalawa yun, no? Hindi naman ganun kataasan, pero may presyo na. Malaking bagay na sa taong kailangan ng pera, no? Ngayon, sa Heritage Auction, no? Pakita natin, no? Umabot to, guys, ng ano, no? Yung isa ron, umabot ng $186, no? $186. Hindi niya pinakita kung anong grading niya ito, kung anong MS ba ito, no? Tingnan natin, ah. Medyo maliit, eh. Hindi natin ganun kasi. MS64. Magandang quality yun, no? Magandang quality ng coin yun, no? Magandang quality ng coin yun. MS64. Yun yung $186 US, no? Times 50 natin yun, no? Times 50 natin sa $100, 5,000 na, eh, no? Plus $86, no? Kasi ang $80 times 50 nasa 400 ata. Ah, hindi. Ang $100 is 5,000, no? $80 is 400 times 50 plus $6 300. Wow. 500 plus 400, 900 plus $6 is 300. 900. 90 kasi yung $100 5,000 plus $80 ilan ba? 4,000 saka 300, diba? Bali nga yun, 9,300, tama yun, hirap magkwenta, guys, no? Ako naman kasi inundaspat ako, hindi naman ako nag-script dito, eh. Gusto ko natural, no? Kung sa kwenta naman siguro, hindi naman tayo tangang-tanga pagdating sa kwentahan, no? Yun, yung isa yun, no? 1,000, na? $186, na? Ayun, kwenta na natin, no? Nasa 9,300, na? Tapos ito naman isa, $63. US, kung times 50 natin, sa 60, 3,000, no? Plus $3, 150. 3,150. Tama. Wala pang shipping yun. So, ano to? Heritage Auction, no? Yun yung dalawang nakita natin. Yun lang. Pero meron doon. Hindi na 64, no? Pero ito sinabi ko. 1964 to, no? 1964 to. Yun lang mo yung ganitong klaseng coin, eh. Na, ano? Nabibenta pa sa, ano? Sa Heritage Auction, no? Basta maganda condition. Hindi naman US Philippine coin to. No? Ito, guys, oh. Nakita natin, oh. Ayan, oh. Ito siya, oh. Medyo tatama na kasi, no?
Medyo malabo kasi pag dito yun, NT64 yan, no? Ayan, no? MS65 pala itong isa. Wala ko MS nyo. Ilan ba? $63. MS64 itong isa naman. MS64 ba? MS65. Ito wala na kasulat kung ano. Pero MS64 itong sinum ko, guys. Sinum ko. MS64 itong 186. Ayan, no? $186, no? NT64 yan, ayan, no? Tapos na naman isa. Nasa ilan ba? 80, no? 80. Oh, yung iba kasi hindi na 1964 eh, no? 1966 na. Hmm. Yung guys, no? Papapirin na lang natin mamaya. Kasi ang hirap pag sinisingit yun. Yung siningit lang natin, no? Pero mamaya, palalabasin natin yun ng mas malinaw, no? Yun. Yun yung dalawang nakita namin sa Heritage Auction. Sa Amerika yun. Famous auction yun sa Amerika, no? Kaya huwag natin mamatahin yung ganito. Walang error yun, guys, no? Walang error. Kahit sabi mo ba, walang error, no? May presyo pa rin, lalo na pag may bumili. Diba? May bumili. No? Kasi, iba kasi yung mga expert din, hindi naglulukohan yun. Hindi katulad sa atin minsan dito. Diba? Ang daming gusto maging expert, eh, no? Okay naman, eh, kung gusto maging expert, eh. Pero sasabihin mo ng totoo. Ngayon, sabihin natin yung mga pros, oh, diba, yung glossy, yung mga bagong piso ngayon, diba, hindi natin pinaliluanag yun, kasi nga, ordinary lang yun, sabi ko, kung mangolekta ka, mas maganda, mangolekta yung luma, o kaya yung mga US coin, no, US coin, kasi nandiyan yung jackpot eh, pero kung sabihin mo sa 1 peso natin, yung sinasabi sila, mga frosted na yan, diba, mga glossy na yan, glossy, uy, halos naman lahat ginagawa ganyan eh. No, die 1, die 2, die 3, sinasabi nila. No? Eh, yun, opinion ko lang yun. Gusto nila, mag-opinion din sila sa sinasabi ko, ano? Pero kasi, ang talagang, ano eh, presyuan sa pera, yung luma talaga. Yung, ano na, 100 million, marami na nga eh, at tinutunaw. Diba? At sabi ko, sa'yo, kantong klaseng coin, no, sa atin, minsan ang priority natin, basic foods eh, no? Bakit tayo bibili ng mga ganyan, kung sakto lang ang pera natin. Diba? Dito talaga sa Amerika, napakaganda ng bilihan ng marketing doon. Maraming auction doon. Kasi sobra-sobra pera nila. Kasi tinitreat na nilang ginto to eh. No? Ang kolektor naman, hindi yan bibili, no? Ng talagang yung mamumuhunan siya na malaki na hindi niya rin maibibenta. No? Kaya kung wala namang error yan eh. Yung siguro, or album na lang sa kala. Pero yung kalami naman, dumadaan sa auction eh. Ang target talaga niyan, bilhin yan in the future. Magkakaroon siya ng magandang presyo rin na ibibenta niya rin na mas malaki pa kasi hindi na nga dumadami lalo na ganun ang condition niya eh, ang mintage niya eh, konti na lang, no? At yung survival, no? Kasi dahan doon ang marketing eh, yun talaga nag-demonetize na, no? At yung magandang klase ng coin, at kung hindi man magandang klase ng coin yan, naingatan mo lang maganda sa isang slab, no? Para sabihin na natin pero talaga mas collectible talaga may error, no? Kasi may presyo, no? May presyo. Pero kailangan ingatan mo rin, no? Para hindi ma-depreciate yung ano niya, value, hindi mabawasan, no? Kaya ang sabi ko, guys, no? Itong coin na to, may value, pinakita natin, pero lahapin pa maya mas maliwanag, no? Dalawa lang nakita namin. Pero meron doon, 1966, no? No? May 1966 kasi, ang coin natin kasi, hindi naman sabi mo, nahuhuli to pagdating sa auction eh. Magaganda coin natin nung araw. Magaganda. Kumpara mo ngayon ang coin natin, halos hindi na tayo makalaban, lumiliit na yung value ng pera natin eh. Kaya yung paggawa din ng metal, hindi na rin maganda, no? Tayo, nagbablog tayo. Okay lang, learning. Pero huwag naman natin sabihin na, di ba na, rare na yan. Di ba? Kung mahirap na hanapin, oh, kahit sabihin mo, rare na yan. Kung hindi ko naman maibibenta yan, ibibili ko sa'yo, sabi mo, ganito 1,000. Diba? Hindi ko bibiling niya kung hindi ko naman ibibenta ng mas malaki. No? In the future ba, haangat ba ang presyo niyan? Diba? Sabi ko, pag mangolekta ka yung US coin, mga dime, penny na yan. Yung mga British coin na yan. Diba? Kasi nandun talaga yung exchange ng ano eh, auction eh. Kumpara mo sa, ito, mapasok sa market to. Bakit mapasok? No? Bakit yung ganito nakapasok ng auction sa Amerika? Eh, demonetize na. 100 million pa ito, ang dami. No? Ito na lang gumagawa. O bakit yung piso natin mga bago ngayon? May i-auction mo ba ngayon yun? Siguro dito sa atin for vlogging.
Pero para sabihin natin na may bibili niya ng 1,000, 2,000, kung hindi naman extreme error yung sobrang dami ng error. Wala yan. Nabili lang siguro sa natin 200, 300. No? Tapos pag ibibenta mo 400, baka hindi gumalaw. Diba? Kasi, nakisirculate pa. Tapos sabihin natin, mag-loss niya, mag-loss niya. Diba? Medyo hard to find. Lokohan na lang yun. Lokohan na lang yun. Kaya minsan naawa ako sa mga nagtatanong. Kaya ko naman mag-vlog ng gano'n. Kaya lang, gusto ko yung oras nyo, huwag mauubos, no? Doon tayo tututok sa ano. Kasi ito nga nakita nyo, pinakita ako mapasok sa auction ng Amerika. Sa Heritage Auction pa yun, na famous auction yun, number one auction yun. O, yung piso natin, sabihin lang mataas, pumapasok ba sa auction? Hindi. Ano nila yun? Pricing lang nila yun, opinion nila. Pero kung sabihin mo na, bibiling ko sa inyo 300, 400 dyan, tapos may stock, bibenta ko for 50, ang hirap eh. Nagsisirculate eh. Sabihin mo, hard to find na kasi hindi na makita ng pros. Tapos sabihin naman na, uncirculated, siyang numista, 58, 38. Diba? Oo. Malaking bagay yun. Piso naging 50, naging 38. Malaking bagay yun. Pero sabi mo, kung gusto mo rin lang ulit, yun talagang luma na talaga. Ma, 18th century, 17th century, 19, early 90s, at silver pa. Diba? Kaya ako, hindi ko sinasayang yung vlogging ko. Gusto ko bigyan ng learning yung tao na manunod sa akin na yung ganitong klaseng ko. Bumapasok ng auction ng Amerika. Di ba? Ayun guys, no? Ayaw natin na mahaba, no? Susunod, mag-vlog pa ako guys, no? Mag-vlog pa tayo ng mga may value coin, no? Hindi naman sobrang taas, no? Pero, kung makachamba kayo na may error, siguro mataas yan, no? Pero kung ordinary yan, ay presyo yan, lalo na demonetize na, no? Doon tayo sa makatotohanan ng vlogging, no? Sabi nga, batikusin din nila yung vlog ko kung talagang may mali ako eh. Eh, accept natin yan. Pag-aaralan natin, baka matuto ako sa kanila. Diba? Baka matuto ako. Pero sabi ko nga, hindi mahirap mag-aaral eh. Basta pupunta ka lang sa tamang site, no? Yun lang ang dapat nating matutunan. Pero kung makapunta ka sa site na hindi ka naman matututo at maliligaw ka pa, no? Eh, sabi ko sa iyo, English na gracia, disgracia, no? Eh guys, no? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Sana, konti pa lang subscriber natin eh, no? Pag ako na-monetize, channel nyo to, hindi ko lang channel to, magpaparapol ako monthly, no? Kasi kinitreasure ko talaga yung mga viewers ko na iniingat na ko na yung sasabihin ko eh, yung talagang totoo. Ayoko na, masakit kasi mabas eh, no? Guys, no? Huwag niyo kalimutan, subscribe, like, comment, o share, no, guys, no? Thank you, thank you, thank you.